less than 6 months, si Jamjam lang po yung 6.5 months na nasa tiyan ng kanyang mami, lumabas na, pero karaniwan po 9 months. Amen. Mula sa paghilihi hanggang sa pagbubuntis, no, ako po ay nakapanganak na, natapos na yung mga pagbubuntis ko, lalo na doon sa aking, I think, sa unang anak ko, sa pangalawa na parang malaki siya, si Jan yata, pangalawa. Medyo mabigat po ang tiyan ko dahil po, malaki po siyang baby. Lahat ng mga nanay na buntis na nakikita ko, awang-awa ako. Kasi alam ko yung bigat, no? Pag naglalakad ka, ganun. Tapos, ang laki-laki ng ilong mo. Ang laki-laki ng paa mo. Kasi nagmamanas ka. Ang pakiramdam mo, parang ang bigat-bigat ng katawan mo. Pero dahil mahal natin ang ating mga anak, tiniis natin yon. At halinawa ng mga anak ay susunod sa Panginoon, tatalima sa Diyos, igagalang ang Diyos. Amen. So lahat po tayo ay pinagpala ng Panginoon, tayong mga nanay. At mamaya po ay meron po tayong mga regalo para sa mga nanay. Simpleng regalo lang po. Pamunas ng luha kapag nagpipray sa mga anak. Walaan niyo po, ano? Ha? Pahinga ng sample dyan. Hindi, hindi tissue. Yun na yung pangalan na yun. Panyo. Ha? Panyo. Panyo? Hindi po panyo. Parang panyo. Pero hindi panyo. Drama tayo sa Lord, no? So, kaya siya wet, para yung pinagdaanan ng luha sa mata sa pag-pray, maayos, no? Kaya mamaya, kung aalis ang mga nanay, meron po kayong regalo wet wipes. Amen. Praise God. Sino po ang interesado sa prayer for mothers? Amen. Sino po, in honor of the mothers, can we all stand? Lahat ng nanay. Kahit na hindi po kayo, kung may adopted po kayo, nanay din po kayo. Kung kayo po ay auntie na mayroong mga anak na kapatid na kayo po ang talagang tumatayong nanay, tumayo po kayo, nanay po kayo. Praise God. Grabe. So the church is full of mothers. Hindi po ako naniniwala sa hula. Pero huhulaan ko po na ang pinakamagandang dahilan na nag-abroad kayo ay ang inyong mga anak. Yes! Salamat sa buhay po. Let's pray. Salamat Panginoon na kayo ang pinaka magandang modelo na magulang. God, you have a father's heart. Narito, Lord, ang mga nanay, mga parents na nagluwal ng mga bata. Nagpapasalamat kami sa mga anak namin, Panginoon. We just rededicate them to you. Lahat po ng aming pagsisikap sa buhay bilang tao, maging sa aming trabaho, ang sumatotal ng lahat ng pagpapagalay para mapabuti ang aming mga anak. Pero Lord, kung wala ka, unless you build our house, our home, we will labor in vain. Kaya minsan pa, Panginoon, kaharap ang mga testigo ng mga anghel, aming dinedeklara na kayo ang aming number one partner sa pagpapalaki at pag-aruga, pagpapakita ng pagmamahal, pagpapatawad sa aming mga anak. Kayo, Panginoon, ang magbigay sa amin, Lord, ng iba yung pasensya, pagmamahal, kakayahan na magpatawad, in Jesus' name. At Panginoon, we also pray na ang aming mga anak, hanggang sa sila, Panginoon, ay
umabot sa punto na kinikilala nila kayo, we pray na hindi po ninyo sila tatantanan na kalabitin at kausapin, paalalahanan na ang buhay po nila, Lord, bilang mga anak ng mga mananampalataya ay nakalaan para sa kaluwalhatian mo, Panginoon. Father, in the mighty name of Jesus, Lord, itong mga nanay na narito, Panginoon, ay pagpalain po ninyo sa kanilang pong pagtatrabaho, sa kanilang pag-aalala sa mga anak nila. Panginoon, kayo po ang kanilang kasama. Kayo ang aming kasama. Sa tuwing nanganganib na mapalayo sa iyo ang aming mga anak, Lord, tumatawag kami sa inyo at dumarating ang tulong ninyo. Lord, we pray na hindi sila, Panginoon, maimpluwensyahan ng mundo at ang mundo ay walang magiging kapangyarihan sa kanilang buhay. At sino man ang narito, Panginoon, na ang mga anak ay parang nanganganib na lumihis ng landas, Father, in Jesus' name, we pray. Kayo ang mag-ayos, kayo ang mag-repair, kayo ang mag-fix, kayo ang mag-mend, Lord, ang buhay ng aming anak na yon. Wala kaming ibang layunin kundi papabuti po sila. At sino man ang narito, Panginoon, na ang anak niya ay galit sa kanya, or siya ang may sama ng loob sa anak niya dahil hindi pinahalagahan ang kanyang paghihirap, Lord, let there be reconciliation, let there be forgiveness, let there be love. Dahil kung kami, Panginoon, ay nagsasabing mananampalataya kami, nakatingin po ang aming mga anak sa amin at tinitingnan nila kung talaga bang kami ay may pag-ibig. Kaya, Lord, punuin mo pa kami, Lord, ng pagpapatawad. Punuin mo pa kami, Lord, ng pag-ibig. Ipaalala mo sa amin na kami rin ay pinatawad mo lang. Ipaalala mo sa amin na kami rin ay pinagpasensyahan mo lang. Kaya, Panginoon, maging example kami, Lord, ng great love. Tulad ng pagmamahal ng Ama sa amin. Thank you, Lord. And once again, Father God, we claim Jeremiah 29 verse 11 para sa aming mga anak. Your plans for them are plans to give them a hope and a future, not to harm them. Lord, we are believing that beyond all we could ever ask, beyond all we could ever imagine, beyond all we could ever pray, think, conceive in our minds, Ikaw ay gagawa sa buhay ng aming mga anak beyond all we can pray for. Salamat po ng marami, Panginoon. At sino man ang narito na wala ng pag-asa, Lord, nakakaramdam siya lang, lalo na ng anak niya, hindi na kaya, wala nang magagawang pagbabago, Panginoon, ipaalala mo sa aking kapatid na walang imposible sa iyo. Ipaalala mo, Lord, sa bawat isa na nanghihina at nalulupay-pay bilang ina, Lord God, walang masikip, walang mahirap, walang bagay na hindi kaya ng kapangyarihan mo. In Jesus' name. In Jesus' name. Walang imposible sa iyo, Lord. You are not limited by distance. Lahat ng anak namin mula Luzon, Visayas, Mindanao, nasaan man sila ngayon, dalawin niyo po sila, Panginoon. Hipuin niyo po ang kanilang puso. Punuin niyo po ng pagpapasalamat sa iyo, higit sa lahat sa iyo. At magtanaw ng pasasalamat sa mga nanay, Lord, ang kanilang puso. Sa oras na ito, nasaan man sila, Lord, paalala mo sa kanila, Panginoon. God, wala silang magagawa, hiwalay sa iyo. Thank you, Father. Thank you. Glory be to your name. And we just allow you, Holy Spirit, we give you the full control, the full power, the full control over the lives of all our children. In Jesus' name. Ngayon po ay banggitin natin sa Panginoon lahat ng pangalan ng ating mga anak. At sabihin natin sa Kanya, Panginoon, kayo po ang nagmamay-ari sa aking mga anak. Sabihin po natin ang pangalan. Kayo po, Panginoon, na nagmamayari kay Giselle, kay John, kay Elita. Come on, sabihin niyo po ang pangalan ng inyong mga anak para marinig ng demonyo na pag nagmamayari sa inyong mga anak ay ang Diyos na buhay. Panginoon, kayo po ang nagmamayari kay Giselle, kay John, kay Elita. Banggitin niyo po ang pangalan ng inyong mga anak. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. God,
talagang wala kami talagang magagawa kung wala ka. Ikaw na po ang bahala sa kanila, Panginoon. Panghimasok ka niyo ang mga isip, kilos, katawan ng aming mga anak. By the power of the Holy Spirit, by the grace of God, by faith, our children belong to Jesus. Our children belong to God. Our children will live lives that will glorify God. Hallelujah. And everyone said, in Jesus' name, amen. Amen. And amen. You may be seated in the presence of God. Hallelujah. Ay, hallelujah. Tayo pong mga magulang ay wala namang ibang gusto kundi mapabuti ang anak. Sino po ba rito ang magulang na ang gusto anak nasasaktan? Ha? Sino po sa inyo ang gusto niyo eh anak niyo eh parang walang nangyayaring mabuti? Meron po ba ritong ganun? Inan po natin ang ating mga buhay para makita natin kung meron ba ritong mga magulang minsan na dahil sa galit ninyo, nakakapagsalita kayo ng masama, kailangan niyo po i-take back yon. Marami po akong kilala na dahil sa kanilang gigil, nagalit na galit sa mga anak dahil sumusobra, sobra naman talaga, nakakapagsalita sila. You know what? You have to take back what you have spoken against your children. Amen? Kapag ako po sumasama ang loob sa aking mga anak, ang lagi ko po sinasabi, God bless you. Lord, huwag niyo po akong kamtihan. Huwag niyo pong singilin ang anak ko. Lord, ayaw ko po ng anak ko dahil sa ginawa sa akin. Kung halimbawa may ginagawa, ay dadanas po ng tinding matinding parusa. Kasi alam niyo po, ang magulang po, kung ang isyo ay anak laban sa magulang at ang magulang ay tama naman, delikado po talaga ang mga anak. Kaya kung kayo po ang tama at ang inyong mga anak ay may kasalanan, refrain, stop yourself from speaking negative words. Do not curse the future of your children, regardless of how bad they seem to be. Regardless of how bad they look to you. Regardless of how bad they appear. Binumura ka na halos. Parang walang ginawang tama. Lahat ng sinasabi parang puro negatibo. Parang masayang-masaya sila na mapasama ang loob mo. At ikaw naman bilang tao ay gigil na gigil. Ang akin pong paalala, pare-pareho po tayong nanay. And our children, they seem to sometimes misunderstand, no? Pero never, ever, ever na magsalita po kayo laban sa inyong mga anak. Kahit po pabiro yung nagbibiro. Pag umuwi kayo, tungtua kayo sa anak ninyo. Minsan lumalabas sa bibig niyo, hey, ano to anak ko? G-A-G-O. Kahit pabiro. Eh, ikaw pala eh. S-I-R-A ka pala eh. Ikaw pala eh. T-A-N-G-A. Na-rebuke nga po ako ni Elikan isang araw kasi meron po kami pinag-uusapan na tuwa-tuwa ko ako at ako po eh, yung pag-amuse sa kanya, sabi ko, buang. Ano sabi niya, bakit ay bakit siya dahil ko, si buang? I was just, because you know, kapag magulang ka, tapos may mga ginagawa ng anak mo na, ay, so funny. Pero, I was rebuked dahil, joke man o hindi, naririnig ng kaaway. So, better just keep your mouth shut. Zip your mouth if you cannot say anything na maganda. Ako po, meron po akong anak na miniting kagabi. Habang nag-aaral po ako ng aking sermon, miniting ko po siya dahil meron po pinapakita, may pinakita sa akin ng Lord about him. Walang nagsumbong, walang nagsalita. Basta nakita ko na, miniting ko siya. At noong nararamdaman ko ng nagagalit na ako, ang ginawa ko, kunyari, nag-aaral ako, nagbabasa ako doon sa computer screen habang nagsasalita ako sa kanya para ma-delete
ang aking sama ng loob. Ano ang aking point? My point is sometimes, libangin niyo ang sarili niyo. Para malagpasan niyo yung lundo ng inyong sama ng loob. And then later, mararamdaman niyo, mahala na ang Diyos sa iyo eh, kapoy. Although bugat ang iyong lughan, pero kasayod ka, alam mo na ang Diyos na ang bahala. Amen? So salamat sa Panginoon dahil napakabuti po niya. Kahit po anong gawin ng anak, ang anak ay anak. We always leave the night lamp on. Ano ibig sabihin noon? Yung welcome, yung bang feeling na kahit anong gawin nila sa atin, anytime na tumakbo sila sa atin, welcome po sila. Dapat ganun ang ating iparamdam sa ating mga anak. At kung talagang sumusobra na, huwag niyo kay Tulfo isumbong. Isumbong niyo kay Father God. Amen. So, i-appreciate natin ang ating mga anak. Pag titingnan natin sila, saan ba sila galing? Galing sa atin. Ang problema, pagka naiinis ka na, hindi mo na sila pwedeng ibalik sa'yo. Hindi na kasya. Praise God. So today, we will appreciate God's desire to fellowship with us. Do you know that you are God's beloved? Amen. Do you know that God loves you so much? Amen. Do you know that you are a precious princess? Although iba sasabihin, may princess bang pango? You are a very precious person in the sight of God. There is a book in the Bible that's very romantic. And although it speaks about marital love, it also speaks about the relationship of God with us. Ano po? So we will be talking about the Song of Solomon. And for today, ang ating teksto ay manggagaling po sa Song of Solomon. Song of Solomon chapter 2. Babasahin ko po mula po sa verse 10 hanggang verse 13. Ang ating pong title, ang ating pong, balik po natin sa verse, sa unang slide. Ang ating pong pag-aaralan ay, come away with me, my beloved. Come away with me, meaning, tara na, magtanang tayo. Para niyayaya tayo ng Lord to be together with Him, just Him and us. It's just me and Him. Amen? Katulad ng kinanta natin, ano yung kanta natin? It's just me and you. Ano yung awit? I'm stepping in to your secret place. I'm moving in into your embrace. It's just me and you. It's just me. My beloved speaks and says to me, arise, my love, my beautiful one, and come away. For behold, the winter is past, the rain is over and gone. The flowers appear on the earth, the time of singing has come, and the voice of the turtle dove is heard in our land. The fig tree ripens its figs, and the vines are in blossom. They give forth fragrance. Arise, my love, my beautiful one, and come away. Sa Song of Solomon po, makikita po natin ang dalawang voices. Ang voice ng babae at ang voice ng lalaki. Ito po, chapter 2, mula po sa verse 10. Ang nagsasalita po dito ay babae. At ang sabi niya, my beloved. Talking about God, no? Sabi niyang babae, my beloved. So, we are the bride of Christ. The church is the bride of Christ. Did you know that? We are the bride of Christ. The church is the bride of Christ. And parang tayo po yung nagsasabi nito na my beloved. Sino ang beloved natin? Si Christ. I am my beloved and my beloved is mine. So, I am my beloved's. I belong to my beloved. So tayo po ang nagsasalita dito. Sabi dito, my beloved speaks and says to me. Ang Lord ang nagyayaya sa'yo. Sabi niya, arise my love.
my beautiful one, and come away. For behold, the winter is past, the rain is over and gone. The flowers appear on the earth, the time of singing has come, and the voice of the turtle dove is heard in our land. The fig tree ripens its figs, and the vines are in blossom. They give forth fragrance. Arise, my love, my beautiful one, and come away. Niyayaya tayo ng Panginoon to come with Him. So ang panahon po na nandito, the words here conjure up an image that is practically and obviously anong time of the year? Ilan, sa West po, ilan po ang seasons? There are four seasons. Winter, summer, spring, and autumn. No, or fall. Autumn is fall. Anong season ito right after winter and before summer? Spring. Spring is when plants regrow. Di po ba kapag winter, napatapunan sila ng niebe. Punong-puno ng yelo ang mga landscape. Praise God. Sino po ang meron po katabi upuan na walang laman? Ayan, mga sister, pakitingnan niyo po. Huwag po niyo ibaba ang kamay po ninyo. Sige po, para ma-trace nila kung saan sila pupunta. Praise God. Ito po, may mga kamay po dito sa harap. Okay? Taas pa lang po ang kamay nung walang katabi. Sige po, let it remain lifted up, yung kamay po ninyo. Just raise up. Okay, thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay. So we're talking about spring. And if you've been to the West, kung nadala na kayo ng boss ninyo or kayo mismo, nakarating na sa lugar na may spring, may winter, may summer, may autumn, malalaman ninyo na spring is one of the happiest times of the year. If not the happiest. Kasi po, lahat po ay nag-grow. Napaka makulay. Napaka, tingnan po na, the second slide. So, okay. That's the one I'm talking about, right? Arise, my love, my beautiful one, and come away. For behold, the winter is past, the rain is over, and gone. The flowers appear on the earth, the time of singing has come, the voice of the turtle dove is heard in our land. The fig tree ripens its figs, and the vines are in blossom. They give forth fragrance. Arise, my love, my beautiful one, and come away. So, ang tawag sa atin ng Lord, ano po? Beautiful one. Beloved at saka? Beautiful one. Sabi nung iba, nag-o-oppose. May mga nagsasalita sa isip. Beautiful one. Alam niyo.